yun ay magrekomenda ako ng isang pelikula, isang zombie na kumagat sa isang tao upang gawin silang bata muli. Ang pelikula ay tinawag na The Odd Family Zombie on Sale. Nagsisimula ang kwento sa isang hindi karaniwang maulan na gabi. Ang tao ay nag-mutate sa lab ng biology ay lumabas sa butas. Sa daan na hindi kalayuan, dalawang matitigas na pin ang naghihintay para sa kotse na dumaan. Pagkalipas ng 3 minuto, isang rickshaw ang humugot upang hilahin ang iba pang kotse. Matapos ang pinakamatanda na kapatid na lalaki ayusin ang kotse, nakolekta niya ang bayad na 1.4 milyon. Ang mahihiyain na hipag ay lumapit at sinabing tatanggap lamang sila ng cash dito. Sumigaw ang kuya, anong problema mo, mas mababa sa isang buwan ang pumatay sa isang tao. Nagpanik ang driver at mabilis na binigay ang pera at nag-drive. Isinilid ng hipag ang 1 milyon sa kahon at ikinandado ito. Ang taong kulot na buhok ay mukhang isang zombie na naglalakad sa isang maliit na nayon sa bukid. Pati ang mga bata ay binubuli siya at hinabol pa siya ng itim na aso sa kalsada. Si Tio Manjok ay nakabunggo sa isang kulot na buhok na lalaki sa banyo. Pagkakita sa kanya ay hinampas niya ito. Ang kulot na buhok na tao sa wakas ay kinagat si Jim Manjok. Pagkatapos inatake ng kapatid na may kulot na buhok ang kapatid na babae ni Hegul sa bukid ng gulay. Si Mingul, ang pangalawang kapatid, ay bumalik sa kanyang bayan mula sa lungsod. Hindi maintindihan ang sitwasyon at tumakbo tulad ng baliw pagkatapos kay Hegul. Sa mismong mapanganib na sandali, ang panganay na si John Gul ay nasagasaan ang lalaki. Nang sila ay takot na nakatayo, ang lalaking kulot na buhok na lumipad sa bukid ay bumangon ulit. Nang makita na mabuti na siya, nagpa siya silang ihatid siya sa bahay upang alagaan siya. Tapos makagat si Manjok ng isang kulot na buhok ay pawis ang kanyang buong katawan. Natagpuan niya ang may buhok na kulot, ang dalawang panig ay nagsimulang mag-away. Ang panganay na si John Gul ay pumasok doon at sinipa ang kulot na buhok na lalaki. Sa pagtingin sa mga visual ng taong ito ay siguradong zombie. Upang maiwasang kumalat ang sakit, kinailangan nilang ilagay sa kotse ang kanilang ama. Ang pangalawang kapatid ay nagsimulang dagdagan ang kanyang dalubhasang kaalaman. Pagkatapos na mahawahan ang mga tao ng zombie virus ay magpapawis sila. Pagkatapos magsimula silang mag-cramp at mabuhay muli at maging isang zombie. Sa sandaling iyon, umuwi si Jim Manjok. Ang hipag ay may handa na pan at hinaampas siya ng kanyang anak. Ngunit kakaiba, pagkatapos na makagat, si Manjok ay naging malusog. Habang umihi, nagluwa siya ng isang bahaghari. Hindi napapagod ang baywang, parang bumabalik sa estado ng 30 taon. Ang mga matatanda sa paligid ng lahat ay humanga sa kanya. Lahat ay lumapit sa kanya at inilabas ang lahat ng naipon upang bumalik sa pagiging bata. Ngunit sa kasamaang palad ang zombie ay kinuha ng pangalawang kapatid. Nais niyang magdala ng mga zombie sa lungsod upang kumita ng pera. Sa kasamaang palad ay nahuli siya ng pulisya. Ang sabi ng direktor, tingnan mo kung paano mo siya sinaktan. Ang kanyang mga ngipin ay nawala kung hindi dahil sa kanyang mga katrabaho. Si Jim Manjok ay tumakbo doon, nagsisinungaling na ang zombie ay kanyang anak. Pagbalik sa bahay, masayang tinalakay ng buong pamilya. Napakahirap ng aking pamilya ngayon, kailangan naming umasa sa mga zombie upang kumita ng pera. Pumila ang mga matandang lalaki para kagatin ng zombie. Nagdagdag si Hegul ng kaunting sarsa upang tikman ang lasa. Tapos makagat, ang samahan ng matandang tao ay naging isang malakas at malusog na kabataan. Masigasig na nagtatrabaho sa bukid ay tumatakbo pabalik-balik. Ang buong pamilya ay gumawa ng maraming pera at salamat sa zombie. Ngunit pagkatapos ay ninakaw ito ni Jim Manjok. Ang pangalawang kapatid ay nagtali muli ng zombie na kumakain ng repolyo. Hindi inaasahan na biglang huminto sa harap ng sasakyan ang hipag niya. Ang zombie ay itinatago sa bahay at hinitid siya ni Hegul sa bukid. Ang lugar na ito ay puno ng gulay na pinakagusto niyang kainin. Dalawang tao ang nag-iikot at unti-unting tumaas ang love hormone. Si Hegul ay umibig sa mainit na zombie guy na ito. Sa kabutihang palad dumating ang panganay na kapatid sa oras at sinipa ang zombie. Nakikita ang lahat ng mga nayon na nagmamadali sa gasolinahan. Nagmamadaling nagtago ang buong pamilya sa bahay. Nagdala pa sila ng mga tagalabas parami ng parami ang mga taong pupunta sa gasolinahan. Kumita ang kanilang pamilya mula sa zombie. Nangongolekta ng pera ang hipag hanggang sa mapagod ang kanyang mga kamay. Ang pangalawang kapatid ay lumikha ng mga dalubhasang tool. Hindi nagtagal, ang gasolinahan na inabandona ng 10 taon sa wakas ay muling nagbukas. Kailangan nilang pasalamatan ang kulot na buhok na lalaki. Isinasaalang-alang siya ng buong pamilya na miyembro ng pamilya. Siya ay vegetarian pa rin at walang pagkakasala. Ang mga nakagat sa sandaling kumain sila ng karne ay nangyayari ang isang pagbago. Mabilis na naging eksena ng isang zombie battle ang kasal. Ang mga tao ng buong nayon ay naging mga zombie. Hindi rin maiwasan ito ng gasolinahan at mabilis na tumakbo roon ang pangkat ng zombie. Patay sa mga tagubilin sa libro, gumamit sila ng simpleng kagamitan na isusuot sa kanilang katawan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang istasyon ng bus ay matagal nang inatake ng mga zombie. Ang pangalawang kapatid ay kailangang magtago sa ilalim ng kotse.
Itinapon niya ang kanyang telepono upang maakit ang mga zombie pagkatapos ay umuwi. Mangganganak ng sanggol ang hipag, naririnig ng zombie ang boses at inatake ng hipag. Ang buong pamilya ay kailangang lumabas sa bintana upang bumaba sa bodega. Ang pangalawang kapatid ay nagmaneho doon, ang mga sulok ay may zombie. Naglakas loob siyang tumayo sa tabi ng gasolinahan at tirahin ang mga zombie gamit ang paputok. Sa huli, sinunog ng apoy ang buong truck kaya't mabilis siyang tumakbo. Binuksan ang kanilang mga mata at titigan ang mga paputok na kumikislap sa kalangitan. Naglakad din ang mga zombie sa bukid patungo sa paputok na kasama ang kulot na buhok na lalaki. Sa oras na iyon, ang buong pamilya ay nakalock sa isang RV. Nagpa siya ang dalawang kapatid na magbihis ng mga zombie at dumaan sa mga zombie. Napakahirap para sa dalawang tao na sumakay sa kotse na mag-aakalang hindi mahahanap ang susi. Binuksan lang nila ang ilaw at napapaligiran ng mga zombie. Sa sandaling iyon, inilabas ni Hegel ang kanyang sandata upang maakit ang mga zombie. Sa isang kritikal na sitwasyon ay huminto sa harap ng mga zombie upang isave ang buhay ni Hegel. Ang nahawa ang pulis ay umakyat at hindi sinasadyang maptol ang linya ng kuryente. Biglang nagbago ang eksena ay naging isang disco. Hindi mapigilan ng mga zombie na sumayaw ng sabay. Ang bilis ng kilusan ng panganay na kapatid ay masyadong mabagal at tapos na ang sayaw. Sa oras mismo, sa bodega ay may tunog ng mga bata na umiiyak. Ang lahat ng mga zombie ay nagmamadali roon. Ipinanganib ng panganay na kapatid ang kanyang buhay upang maabot ang ilang mga zombie. Pagkatapos ay ginamit ang lakas ng siyam na mga kalabaw at dalawang tigre upang masipa pa ang ilan. Sa wakas ay narating niya ang ikalawang palapag upang makuha ang susi. Itinapon ng panganay na kapatid ang susi sa kamay ng kanyang nakababatang kapatid. Hinailan ng pangalawang kapatid ang cart ngunit ang zombie ay ayaw sumakay sa kotse. At buong lakas na ginamit ng mga kapatid upang hilahin ang RV mula sa warehouse. Ang zombie na may kulot na buhok ay nanatili upang masunog ang gasolinahan. Nang maabot ng pamilya ang lagusan, biglang nakakita ng isang figura sa unahan. Oh my god, ang taong ito ay wala nang iba si G-Manjok na babalik mula sa Hawaii. Siya ang unang taong nahawahan ng kulot na buhok na zombie. Ngunit hindi mahalaga, tila mayroon na siyang mga antibody sa kanyang katawan. Ang oportunidad ng pamilya na umunlad ay muling dumating. Sa pagtatapos ng pelikula, ang buong pamilya ay nagdadala ng isang tank upang maglipat ng libreng mga antibody para sa mga zombie. Si Hegel ang namamahala at ang kulot na buhok na zombie ay nakaligtas sa pagsabog. At si Manjok ay abala sa pag-save ng mga tao araw-araw. Humigop ng soju, kumagat ng isang zombie at ibalik ang mga zombie sa kanilang original na form. Ang pelikulang ito na The Odd Family Zombie on Sale ay tungkol sa isang kakatuwang pamilya na gumagamit ng mga zombie upang kumita ng pera.